Magandang buhay mga kaibigan, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga kabataang may paglalayong mapalawak pa ang kaalaman sa larangan ng matematika at ng siyensya. At ito po ang inyong matinik at ang Musikero Channel na laging andang tumulong sa lahat ng kabataan. Ang ating sesyon sa diskusyong ito ay ating pinamagatang Scalars and Vectors, Analysis of Vectors Part 3, Tagalog Version. Bilang panimula, naganda ang inyong abanglingkod ng isang example o sample problem upang mas lalong mabigyan ng kaliwanagan ang ating mga napag-aralan sa ating mga nakaraang videos. Siyempre, ito ngayon ang ating given problem. Determine the x and y components of each of the forces shown below. At siyempre, ito ang ating working figure. Dito ay pinapaanap ang mga components ng force vector F, force vector T, at ng force vector P. At bilang panimula, tayo na munang mag-focus sa ating force vector F na equal sa 390 newton na nasa posisyon ng quadrant 2. Ulitin ko, ang posisyon ng ating force vector F ay nasa posisyon ng quadrant 2. At dito ay ating hahanapin ang mga components nito. Ito ang x component at ang tinatawag nating y component. At isa sa mga kailangan nating makalkula ay ang ating horizontal component na fx, na kailangan ang value nito is negative dahil ang direksyon ng fx is papunta ng kaliwa. At siyempre, atin ding kakalkulayin ang value ng ating vertical component na fy, kung saan ang sign nito is siguradong positive dahil ang direksyon ng ating fy component is papuntang itaas. At dahil walang ibinigay na angle sa ating force vector F at ang tanging ibinigay ay ang slope na mayroong horizontal na 5 at vertical distance na 12, atin munang kailangan hanapin ang value ng R na kung saan dito sa ating figure ay ibinigay na. Pero kung sakaling unknown ang 13 na value ng R, kailangan muna natin itong mahanap para masolve natin ang horizontal component at vertical component ng force vector F. Una sa lahat, eto muna yung dalawa nating given. Ang value ng X is equal to 5 at ang Y naman is equal to 12. Ating ngayong hahanapin ang value ng R at gagamitan natin ito ng Pythagorean Theorem, kung saan ang value ng R is equal to the square root of X square plus Y square. Sa pamamagitan nito ay ating mahanap ang value ng R, which is actually equal to 13. At dahil may value na tayo ng R, maaari na natin ngayong i-compute ang ating mga components at atin itong sisimulan sa ating horizontal component. Para sa ating horizontal component, ito ngayon ang formula na gagamitin natin. Fx equal negative f times x over r. Ang sign nito is negative dahil ang direksyon ng fx is papunta ng kaliwa. By direct substitution, ito na ngayon ang ating solusyon. Fx equal negative 390 times 5 over 13. At syempre, ito ang kasagutan natin para sa ating horizontal component ng f. Fx equal negative 150 newtons. At ngayon naman, dadako tayo sa ating vertical component. Paano ba natin kakalkulayin ang ating Fy? At syempre, ito na muna ang formula na ating gagamitin. Fy is equal to positive F times Y over R. Ang sign ng ating Fy or vertical component is positive dahil ang direksyon ng ating vector component is upward. Siyempre naman, ito ngayon ang ating solusyon. Fy is equal to 390 times 12 divided by 13.
finally, ito na ngayon ang value ng ating vertical component, Fy is equal to 360 newtons. At ngayon naman ay dadako tayo sa ating vector T na nasa posisyon ng quadrant 3. Dito ay ating dinghahanapin ang value ng horizontal component at vertical component ng ating vector. Para sa ating horizontal component, hanapin natin ang value ng Tx na may sign na negative dahil ang direksyon nito ay papunta ng kaliwa. Gayon din ang ating Ty para sa ating vertical component na ang sign is negative dahil ang direksyon ay pababa. Kung saan kung ating susuriing mabuti, makikita naman natin na ang angle given natin is along the x-axis. Isa pa yan sa huwag nating kalilimutan na parte ng ating computation o ng solusyon. At dahil kumpleto naman tayo ng mga givens pagdating sa vector T, para maanap natin ang mga components nito, atin na ngayong simula ng pag-aanap ng components of vector T. Tayo ngayong magsisimula sa horizontal component. Para sa ating horizontal component, ang formula natin, Tx equals negative T cosine theta. Ang sign ng Tx is negative dahil ang direksyon ng vector natin o ng component of the vector natin sa horizontal is to the left, that is why negative. By direct substitution, ito na ngayon ang ating solusyon. Tx equal negative 400 cosine 40. At ito ngayon ang ating sagot para sa ating horizontal component na Tx. Tx equal negative 306.42 newtons. Let us now proceed to our vertical component. At ang formula na gagamitin natin, Ty equals negative T sine theta. Ang value ng Ty is also negative dahil ang direksyon nito is downward. At ito ngayon ang ating kalkulasyon, Ty equals negative 400 sine 40. And then, ito na ngayon ang ating sagot, Ty equals negative 257.12 newtons. Ngayon naman, sa situation natin kung saan ang ating force vector P is nasa quadrant 4, atin naman ngayong kakalkulayin ang mga components nito. Ating i-compute ang force vector natin sa horizontal component nito na Px at y component na Py. Ang Px value is positive dahil ang direksyon ng component ng force vector P is to the right. At ang Py naman is negative dahil ang direksyon nito is downward. At dahil kumpleto naman ang ating mga given, maaari na natin ngayong i-compute ang mga components ng vector P. At atin itong sisimulan sa ating horizontal component na Px. At syempre, ito ang ating formula. Px equals positive P cosine theta. Ang sign na gagamitin natin is positive dahil ang direksyon ng Px is to the right. And then, ito naman ang ating kalkulasyon ngayon. Px equal to positive 300 cosine 30. Finally, ito na ngayon ang value ng ating Px, 259.81 newtons. At ngayon naman ay ating kakalkulayin ang value ng ating vertical component na Py. At para makalkula natin ang value ng ating vertical component na Py, syempre ito ang ating formula. Py equals negative P sine theta. Ang sine value ng ating Py is negative dahil ang direksyon ng ating horizontal component is downward. At syempre, ito ngayon ang ating solusyon. Py equals negative 300 sine 30 degrees. Finally, ito na ang value ng ating vertical component Py.
Ang sagot, negative 150 newtons. Para sa continuation ng ating mga kalkulasyon, ito muna ang summary ng ating mga vertical forces kanina na ating mga na-compute. Ang value ng Py, negative 150 newtons. Ang Ty, negative 257.12 newtons. At ang Fy naman, 360 newtons. At syempre, ito naman ngayon ang summary of horizontal forces natin na ating mga nakalkula kanina sa ating mga given vectors. At syempre, ito ang mga sumusunod. Px equal 259.81 newtons. Tx equals negative 306.42 newtons. At ang Fx equals negative 150 newtons. At dahil given na ang ating mga forces vertically, maaari na natin i-compute ngayon ang ating summation of vertical forces na Fy. At syempre naman, ito ang ating kalkulasyon. Ry equals 360 minus 150 minus 257.12. Ang ating sagot is negative 47.12 newtons. Ulitin ko, Ry is equal to negative 47.12 newtons. At ngayon naman ay atin nang hahanapin ang value ng ating Rx gamit ang summation of horizontal forces process. Para sa ating kalkulasyon, Rx equal 259.81 minus 306.42 minus 150 at ang ating sagot, negative 196.61 newtons. Finally, ang ating sagot, Rx equal negative 196.61 newtons. At ngayon naman ay ating kakalkulayin ang ating resultant force. Ang ating formula, R is equal to the square root of Rx plus square root of Ry. And then by direct substitution, ito ngayon ang ating solusyon. R is equal to the square root of negative 196.61 plus the square root of negative 47.12. At ito ngayon ang ating kasagutan para sa ating resultant force. Ang sagot natin para sa ating resultant force, R is equal to 200.2.18 newtons. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang ating angle of inclination. Paano natin ito kakalkulayin? Siyempre, meron tayong given formula at ito ang ating formula. Tangent theta x equal ry over rx. At siyempre, ito ngayon ang ating solusyon. Tangent theta x equal negative 47.12 over negative 196.61 newtons. Finally, ito na ngayon ang ating angle of inclination. Theta x equal 13.48 degrees. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga mag-aaral, at mga kabataan, ito po ang inyong matinik at ang Musikero Channel na laging nagsasabing maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng aming mga videos. Huwag po nating kalilimutan, God is great, God is good.